Marinduque! Ito yung first time kong tawid dagat riding. Sa mga nagtatanong kung magkano ang binayaran ko kanina, ilang minuto na lang, sasakay na ang ating motorsiklo. At mapupuntahan na rin natin sa wakas ang puso ng Pilipinas. Magkakaroon ulit tayo ng isang long ride. Pupunta tayo sa Region 4B. Ngayon ay nandito kami sa Shell Anabu Imus. Yung unang full tank namin dito sa Shell Anabu. Tama sir, ano? Ayun na, 131. After 2 hours of riding from Imus, Cavite, magkakape muna kami dito sa McDonald's, Tanawan City, bago tumuloy sa Dalahican Port sa Lucena City. Ay... Ito na yung pangalawang full tank natin. Napakamura lang ng gas nila dito, 61 per liter sa RL gas station sa San Juan, Batangas. Itignan natin kung magkano aabutin ng ating pangalawang full tank. Okay na sir, thank you. 133 pesos ang full tank ulit. Pero mas marami na dito kasi 62 pesos lang per liter. Pansamantala kaming tumigil dito sa Del Rosario, Quezon, kung hindi ako nagkakamali. Parang yun yung dinig ko kanina eh. Ito ay parang boundary ng San Juan, Batangas at ng Quezon. Ang ganda kasi ng mga puno ng yug at mga saging. No? Na-miss ko yung mga ganitong lugar sa probinsya namin. At alam nyo ba, ito yung mga pinakagusto kong lugar talaga. Kaya napapatigil ako pag may mga ganito. Ayos, nabi na ng umaga. Andito pa lang kami sa part ng Sariaya, Quezon. Sa mga bilihan ng pasalubong. Medyo napakabagal lang kasi ng takbo kanina kasi sobrang traffic, sa dami na rin ng mga kababayang umuwi sa probinsya, sa bahagi ng Quezon at sa mga taga Bicol. Alam nyo naman kasi mga Pilipino kapag ganitong mahal na araw, umuwi talaga sila sa kanilang pamilya. Kaya ganun na lang karami ang mga biyahero ngayon. Ito yung sinasabi kong napakahabang traffic at napakabagal ng usad. Kanina pa to, siguro mag-iisang oras na. Mag-aalas-gis na ng umaga. At kung nakikita nyo yan, yan ay palatandaan na nasa lungsod ng Lucena na kayo. At mula rito, ilang minuto na lang mararating na namin yung Dalahican Port. Ito pa lang makikita sa Lucena City. Grabe, no? Parang makaluma pero ang ganda. Sir, magandang umaga. Dito po ba'y papuntang Dalahican Port? Ito, nasa pinakasentro na tayo ng Lucena City. Ganda pala, no? Ganda! Hey! Avenue Restaurant. Dire-diretso na ito, papuntang port. Kunti na lang. Balik mo, yung palengke ng Lucena City. Hi! Grabe, napakapayap, ano? Napakasimple ng mga tao dito. Eto na, mapasok na tayo. Kapag motor pala, dire-diretso na. Ayan na yung dagat. Ilang minuto na lang, sasakay na ang ating motorsiklo. At mapupuntahan na rin natin sa wakas ang puso ng Pilipinas. Ang Marinduque. So, dito yung mga sasakyan. Nandun yung motorsiklo ko. Kasi ito yung sasakyan namin. Ang Reina Banderada. Itignan naman natin kung ano yung mga makikita sa loob. Meron din sa taas. Tapos hahanap na lang kayo ng pwesto kung saan kayo komportable. Sa likod, dito naman yung mga CR. Tapos ito naman yung sa taas. Meron? Pupunin muna itong barko bago umalis. Ito yung first time kong tawid dagat ride kaya medyo excited ako at lahat naman nangyayari dito ay bago para sa akin. Lahat. Akain muna ako kasi medyo napagod sa biyahe. Ito yung mga pagkain na binili namin sa Andok sa Riaya pa lang kanina. O yan, sakto. Magla-lunch na kaya lalantakan ko muna to. Huwag iwanan ang inyong gamit na nakaharang sa mga lakaran. 12:22. Paalis na itong barko. Itignan natin mamaya kung ilang oras ang biyahe mula dito sa port ng Lucena hanggang sa port ng Marinduque. Meron din palang ano rito, floating canteen.
So ngayon lang medyo, syempre dahil na sa tubig, ay mas mahal ng konti yung kanilang mga paninda. Ay, gusto pa mga yung trend ko. Mabuti na lang ay may CR dito sa barba. Maganda naman yung CR dito at malinis. Alis na itong barba siya sa kaya namin. Hindi ko lang na malayan kasi nasa CR ako kanina. Nakalis na pala sa Lucena Port. Babo. 2:56 na. More than 2 hours na rin tayong bumibiyahe. Ay! Ay, kita na yung bundok. Aming kapitan at mga opisyal, pati na po ng Montenegro Shipping Lines, ilubos po kami nagpapasalamat sa inyo. At para po sa lahat ng driver, pahinante, at kasama ng private vehicles, pwede na po kayong bumaba. Para naman po sa paganda ng inyong mga sasakyan. Kapag nakita nyo yan, yung malaking Mama Mary na yan, ibig sabihin, padaong na kayo sa mainland ng Marinduque. Yay! 3:40 ng hapon at kakadaong lang namin dito sa Port of Balanacan. Umabot din ng 3 oras mahigit ang aming biyahe. Ano? Sa mga nagtatanong kung magkano ang binayaran ko kanina, ang lahat-lahat na binayaran ko kanina pati motor ay 1,352 plus yung back ride na 400, tapos idagdag pa yung mga terminal fee na 65 pesos plus 30 pesos sa back ride. So yun lang, bisitahin nyo na ang puso ng Pilipinas, ang Marinduque sa Mimaropa o Region 4B. Paano? Hanggang dito na lang muna at dito ko na muna tatapusin ang ating video. Bukas, abangan ninyo ang ating Marinduque loop at sa pagpasyal sa iba't ibang mga atraksyon sa lugar na to. Kaya kung gusto nyo marating ang Marinduque, tara, puntan na to.